Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga dapat mong unahing i-upgrade sa iyong home village kapag nag-level up na ang iyong townhome. Lalo na magta-town hall 15 pa naman, ilang days na lang. I hope ang katulong ito, lalong-lalo na kung magle-level up na ang iyong town hall. Bali, itong ituturo ko sa iyo ay based sa aking experience at opinion about sa mga dapat unahing i-upgrade kapag nag-level ang town hall. At sa parang ito ay mas nagiging madali ang pag-lose o pag-farm at pag-attack lalong-lalo na sa dark kahit kaka-level up mo pa lang ng iyong town hall. My name is Nico and welcome to my channel. Kung mahilig ka sa mga video about sa Clash of Clans na Tagalog at kung bago ka palang dito, ay invite kitang mag-subscribe sa channel ko. Click mo na rin yung notification bell button para maging updated ka sa mga next videos na gagawin ko. Kung sakali na may lumabas na ads o advertisement dyan sa inyong screen, ay wag na wag nyo pong i-skip. Magiging malaking tulong po ito sa akin at sa ating channel. Isipin mo na lang na parang commercial lang ito na dadaan sa inyong screen at makakatulong ka pa. Maraming salamat po. Huwag na nating patagalin at simulan na natin to. Disclaimer lang po na in case may mga strategies kayong alam na mas okay sa ipapakita ko sa inyo, ay kumalma lang muna kayo mga idol. Dahil ang ipapakita ko sa iyo ay based lamang sa aking experience at opinion ko about kung paano mo lalaruin yung game na to wisely. Sa totoo lang itong paraan na ipapakita ko sa inyo ay napaka-effective din kahit town hall rush pa ang account nyo. Pag ginawa mo ito ay makakahabol talaga yung town hall mo and gradually makikita mo nagiging max base na din ang home village mo. Now yung ipapaliwanag at papakita ko sa inyong paraan ko, sa maniwala ko sa hindi, in-apply ko rin ito sa ibang account ko na kahit iba-ibang level ng town hall ay sabay-sabay silang unti-unting naging max out base. At pwede mo din ito i-apply kahit anong town hall level pa ang home village mo. Excited ka na ba? Ako excited na dahil magkakaroon na ako ng Town Hall 13 na hindi rush. Wow naman! Sagat yung level ng Queen sa Town Hall 12, level 65, pati yung Warden na level 50. Ang level 50 naman ay ang King, pero along the way ay makakahabol naman yan. Isasabay ko lang talaga ang pag-ups nitong Town Hall ko sa Hammer Jam event para mas lalo akong maraming may ups. Wow! And sinadya ko talaga na hindi i-max yung walls nito dahil para sa akin ito yung pinaka-favorite na design ko na color ng wall. Ang natira lang ay yung walls at yung King ang hindi max. Pero lahat din ng nasa laboratory ay upgraded na. Just in case pala na walang Hammer Jam event idol, ay ganito rin yung gagawin ko. So now, ang gagawin ko ay i-upgrade ko itong Town Hall. At alam naman natin na sa tuwing mag-upgrade tayo ng Town Hall, ay may bagong units tayong makukuha. Wow! Mga idol, na bago ka tumuloy sa pagpapalevel ng Town Hall mo, lalo na kung hindi ka rush, as much as possible, marami ka dapat magic items na naitatabi sa Town Hall. At mas okay din kapag full lang yung storages at yung clan castle. Para pagpasok mo sa bagong Town Hall level, pwede mong mapagsunod-sunod yung mga dapat at gusto mong i-upgrade na units. Ngayon, gagamitan ko lang ng Hammer of Building itong Town Hall 12 ko para instant upgrade na siya. Pwede ko din naman gamitin yung 5 million gold ko kaso maghihintay pa tayo ng 10 days para ma-upgrade siya. So now, gagamitin na natin itong Hammer of Upgrade. And boom! 13 na tayo mga idol. Nga pala kung lumang player ka man o bago, tapos hindi mo naiintindihan to, may 5 days boost kang makukuha pag nag-ups ka ng Town Hall. Dapat ma-maximize mo ito dahil privilege mo ito para makaproduce ka ng resources pang-up sa mga units mo. Hero boost or yung may plus 5 hero level ka for 5 days and cannot exceed for maximum level determined by Town Hall level. Power boost or boost na nakakapagpa-max level ng lahat ng iyong troops, spells, and siege machine na ina-allowed lang ng ating laboratory. Resource boost or double the production of resources of home village. And lastly, star bonus boost. May makukuha kang times 4 bonus loots sa star bonus na depende sa taas ng iyong league level ang amount na iyong makukuha. Isipin mo kung gaano kalaking tulong ito sa mga kaka-town hall upgrade pa lang. 5 days ito mga idol. Diba sobrang ganda nito mga boost na to. After wow! upgrade, bago tayo mag-ups, make sure na ito muna yung mga bibilin mo. First, buy all new units gaya ng traps, walls, at heroes. Priorities mo muna yung mga new units na no builder time needed. Ang ibig sabihin yan ay bilin mo yung mga new units na hindi na magko-consume ng time ng builder para magamit na kaagad. Example yan, yung walls, yung traps, heroes. Siguro naman na experience mo na yan na kapag binili mo, andyan na kaagad. Hindi na pupokpok si builder bago mo ito magamit. Second, buy all new units, anything that will need a builder time. Ito yung mga new units of buildings na pag binili mo ay magko-consume siya ng isang builder para magpokpok with a certain time bago mo magamit. Yung pagkakasunod-sunod ng pagbili nito ay una ang resources, next naman yung mga army, and last yung mga defense. Mamaya ipapaliwanag ko bakit yan yung mga dapat na pagkakasunod-sunod. Kung complete resources building ka na, ay inext mo yun na yung army at defense. Either way, kung ano yung available, yun na yung kunin mo. Basta sundin mo yung pagkakasunod
magkakasunod-sunod yan. Kung bakit dapat mong unahin yung new units ay kapag nabili mo na ito, may iaayos mo na yung pang-farm o war base mo na gusto mo. Kapag hinuli mo kasi yung mga new units tapos may lumabas na limited obstacle, hindi mo may replace ng maayos ito unless meron kang shovel o i-remove mo yung limited obstacle. Bukod pa doon ay kapag nabili mo na ang mga new units na building, kahit hindi pa tapos ang production nito o building time nito, pwede mo natin itong magamit sa war ng naka-active. Mamaya ipapakita ko sa iyo. Bukod pa sa mga nauna ko nasabi, kapag nabili mo na ang new units, kapag kumopya ka ng mga base design with links sa mga blog at iba-ibang platform kagaya ng YouTube at ibang website, buo mo makokopya yung base without incomplete units. Naalala ko nung kumopya ako ng Town Hall 11 design sa isang site, hinuli kong bilhin yung eagle, eh nasa gitna yung eagle. Eh di ayun, butas yung base ko. Huwag mong subukan! Sana nagets mo yung point ko kung ano yung advantage kapag inuna mong bilhin yung mga new units kapag nag-level up ang iyong Town Hall. After ng new units, i-upgrade mo na yung mga resources mo to max level. From Dark Elixir Drill, Elixir Collector to Gold Mine. Now, bakit ko inuuna yung Dark Elixir Drill? Siyempre, para sa mga hero. Dahil sobrang tagal kumolekta ng Dark Elixir Drill. Bukod pa dun ay napakataas ng level ng mga hero. Isipin mo, mahirap na makolekt ang Dark Elixir. Matagal pa i-ups ang mga hero. Para sa iba, ang upgrading your collector is optional. Lalo na kung masipag ka naman mag-farm. Yung iba, huli nila itong ina-upgrade. Pero sa totoo lang, this is one of the most important income sa Clash of Clans. Hindi naman forever masipag at online ka. Samantalang ang collector mo ay gumagawa ng resources sa'yo kahit wala kang gawin. Hihintayin mo lang. Sa ibang term, passive income po ito sa Clash of Clans. Di man siya ganun kalaking amount gaya ng farming o looting. Pero kung max ang level ng collector mo lahat, gradually napupuno nang di mo na mamalayan ang iyong mga storages. Kaya kung rush town hall ka, lalo na kung town hall 12 pataas ka, take the consequences pero make sure na i-max mo lahat yung collector mo. And mamamax level mo lahat ng resources collector sa town hall 12 as of today. Paglabas ng town hall 15 update ay posibleng madagdagan pa ang level ng collector. After ng resources buildings, pumunta na tayo sa pangatlo na building na dapat mong i-upgrade. Ang pangatlo na kategory naman ay mix up ng army building at storage building. Sa army building, ang top 3 priority natin na dapat mong i-upgrade ay ang clan castle, laboratory, at yung pet house. Sa storage building naman ay ang elixir storage, dark elixir storage, gold storage. Kung mayroon kang hammer of upgrades, go for the clan castle or laboratory. Kahit anong mauna dyan ay napakainam. Kapag nauna ang clan castle, may additional troop space per level. Kapag nasa town hall 10 pataas ka naman, basta na-reach mo na yung max level ng clan castle sa town hall 10 ay pwede kang donatean ng siege machine, which is napaka-effective talaga sa farm, lalong-lalo na sa war. Kapag inuna mo naman yung laboratory, as much as possible, dapat may book of building ka kaagad o hammer of building para makapag-start ka kaagad ng upgrade ng troops mo. At bukod pa dun ay mapapakinabangan mo yung power boost na 5 days. Max level ang troops mo sa level cap ng laboratory mo. Napaka-effective din sa farm lalo na sa war. At kung may pet house ka na sa Town Hall 14 naman, ay 3 times mo lang itong i-upgrade para makakuha ng 4 available pets na meron tayo ngayon. And hindi po ito kumukonsumo ng builder kapag pinapa-level mo na ang mga pets mo. Ang advantage lang kapag inuna mo ito ay makakagamit ka na kaagad ng mga pets sa hero mo. So kung wala kang available resources para i-ups yung mga yan, either way dapat mo na talagang unahin yung mga storages building. Kasi may mga building, troops, at heroes na hindi mo may upgrade dahil hindi mo kayang mag-store ng enough na resources para dito. Sisimulan natin siya sa Dark Elixir Storage. Pangalawa ang elixir storage at ang gold storage. May mga instances din na dapat mauna kahit isa o hanggang dalawang elixir storage. Dahil gaya nga ng sabi ko kanina, hindi mo mai-upgrade ang dark elixir storage dahil hindi mo kaya mag-store ng enough elixir para mai-ups ito. Kaya dapat mauna ang elixir storage. Pero if may chance ka mai-ups yung dark elixir storage gaya ng hammer of building o book of building, go for it. Gaya nga ng sabi ko, mas mahirap makakolect ng dark elixir. Kaya dapat mauna itong mag-level, lalo na sa storage, para in case na ma-full mo ito, ay ma-maximize mo ang pag-store ng mga dark elixir. Kasi kung hindi mo ito papalibelin kaagad, may chances na masasayang yung mga sobrang dark elixir na dapat ay makukuha mo na. Para ma-maximize mo ang iyong resources, ay pwede mo ipagsalit ang pag-upgrade sa mga ito. Pwedeng clan castle, tapos dark elixir, tapos gold storage, or pwedeng iba naman yung mix-up of upgrades para magamit mo lahat ng resources mo. Once na matapos ka sa top 3 army building, ang pang-apat sa mga kategory na inuuna ko ay ang army building. Depende rin yung mga uunahin mo sa army building kung anong town hall level ka. Pero pinaka basic ay nauuna talaga ang mga barracks at mga spell factory. At least one barracks, lalo na sa town hall 7 na pwede mo na magamit agad yung dragon. At sa town hall 11 na pwede mo na magamit yung electric dragon na napaka powerful talaga sa farm at sa war. Next natin na yung army camp para mas dumami yung mga pwede nating ma-store na armies at ma-deploy. Once na ma-upgrade mo na lahat ng army camp ay pwede mo nang balikan yung iba pang barak na hindi mo pa na-upgrade. Dahilan para mas bumilis ang pag-cook ng new troops mo. Pero later on may barracks update na tinatawag sa Town Hall 15 na kung saan one barracks policy na lang, meaning i-remove na yung 3 out of 4 barracks
para makabawas ng number of buildings. Kung nagtataka kayo kung bakit inuuna ko ito compared sa Hero, dahil once lang ang upgrading sa Army building pero lifetime mo na ito magagamit unless mag-upgrade o mag-level up ulit ang iyong Town Hall. Ganon din sa Workshop. Panglima sa kategory na dapat mong i-upgrade ay ang mga Heroes. Kahit sa Hero ay may pagkakasunod-sunod din ng dapat mong unahing i-upgrade na sa tingin ko ay napaka-effective kapag nagawa mo ito. Kapag available na lahat ng Hero sa'yo, unang dapat i-upgrade ay ang Archer Queen. Para sa akin kasi ito yung pinaka-flexible na Hero. Pwede pang panel, pwedeng pang kill ng mga flying units sa clan castle ng kalaban, best pang loots dahil range at best din sa war dahil sa skills at damage nito. Lalong-lalo na kung mahilig ka mag-Queen Walk at Queen Charge. So para sa akin ito yung dapat unahing i-max na Hero. Next ay ang Grand Warden. Same din ng Queen pero mas malaki yung contribution nito sa pag-engage ng attack dahil sa invulnerability skill nito sa kanyang AOE. Bukod pa dun ay may additional HP percentage siya ang nasa loob ng kanyang aura. Pwede din pang Warden Walk kasama ang ilang healers. And bukod pa sa kung anong kayang gawin ng Warden, kaya dapat isunod ito sa Archer Queen, ay Elixir Consumption ang pag-upgrade sa kanya. Hindi gaya lahat ng Hero ay Dark Elixir. Ibig sabihin ito ay pwede mong ihalinhinan o ipagsalit sa upgrade sa Hero gamit ng Elixir. Kung not enough ka sa Dark Elixir para i-ups ang Hero, pwede ang Elixir sa Warden. So sa tingin ko, second ang Grand Warden sa dapat mong i-max na Hero. Third naman ay ang Royal Champion. Bukod sa range ito, high HP siya na pwedeng makatank ng ilang defense. Defense attack priority pa siya. At may skill siya na Seeking Shield na may damage na nasa 2,000 plus sa 4 defense building. Isa sa mga reasons kung bakit siya ang dapat mong unahin kesa sa King, dahil the moment na makukuha mo ito sa Town Hall 13, at kung hindi ka rush ay level 65 na ang King mo by that time. Mas useful pa ang King sa level 65 kesa sa level 1 Royal Champion. So dapat ihabol mo ng level si Royal Champion kesa sa King. Once na na-max mo na ang level ng Royal Champion, last na i-upgrade mo naman ay Barbarian King. How ironic, diba? Si Barbarian King ang pinakaunang Hero pero dapat siya yung mahuli sa dapat mong i-ups na Hero. Why? Para sa akin, mas malaki yung chance na maka 3 star ka sa loots at sa war gamit ang Archer Queen, Grand Warden at Royal Champion. Hindi ko naman sinasabi na useless ang Barbarian King. Sa totoo lang, napakalaki ng tulong nito sa tank purpose at funneling kapag present siya sa attack. Pero for me, iba talaga ang pwedeng maging performance ng attack kapag present ang top 2 or 3 priority Hero natin, lalo na sa higher level Town Hall. Now, kung halo-halo yung mga resources na available, ay pwede kang mag-mix up o pagsabay-sabay ng apps ng mga RB building at Heroes, or pwede mo rin pagsabayin yung dalawang Hero o tatlong Hero. And last priority sa kategory natin na dapat mong i-upgrade ay ang mga defense building. Bakit defense building ang huli sa category list ko na dapat mong i-upgrade? Basic reason, mga idol, the more level of your defense, the higher level defense your enemy will be. The more na mas inuuna natin i-upgrade ang mga defensive building natin, ay mas tumataas ang chance na lumabas sa matchmaking, sa farm at sa war, ay upgraded din ang mga kalaban natin. Ito yung consequences ng mga nagta-town hall rush. Kapag rush town hall ka, halimbawa town hall 14, tapos level 1 lahat ng troops mo, karamihan na lalabas sa matchmaking sa'yo ay town hall 14 level din. So kung titignan mo kung bakit mas inuuna kong i-upgrade ang elixir at dark elixir resources, ay dahil dapat kong unahin yung mga nagkukonsume nito. Gaya ng storage, army, laboratory, pets, at saka hero. Kahit low level defense ka pa, kung high level lang yung army composition, ay makakapag-farm at makakapag-war ka ng mas maayos. So yun po yung reason kung bakit sa ating table ay mas inuuna kong i-upgrade yung mga army kesa sa defense. Now let's go back sa mga dapat unahing i-ups na defense. Isa sa basehan ko ng dapat unahin ay ang pinakamahal na amount of gold na defense. Mas mahirap kasing i-farm ang 20 million gold kesa sa 2 million gold. Once na nakakorek ako ng 20 million, inuuna kong i-ups yung mas mahal kesa sa mas mura. Para sa akin kasi mas okay unahin yung mahirap i-upgrade kesa sa madali. Parang responsibility lang yan versus pleasure. Sana nagigets mo yung points ko, diba? Unang dapat masagad-sad mo ipa-level ay yung weaponized town hall na nag-start ito sa town hall 12. Napakalakas nitong pang-defense at multi-target pa siya sa ground at air units. And may kasama pa itong explosion at may effects kapag na-destroy o kapag nawasak. Next ay ang Eagle Artillery. Next naman ay ang Scatter Shot. Bukod isa ito sa pinakamahal, isa din ito sa pinakamalakas na damage na defense sa Clash of Clans. At splash damage din siya. Para lang din siyang mortar na kayang i-target ang ground at air troops. Next ay ang Inferno Tower. Ganun din, mahal at malakas. Pwedeng single, pwedeng married. Wow naman! O pwedeng multi-target sa ground at air units. Next ay ang pinaka-favorite defense ko sa Clash of Clans, ang X-Bow. Pwedeng ground at air units sa shorter range at pwedeng long range naman sa ground. Air defense naman ang susunod sa X-Bow. Kung bakit air defense, sa totoo lang sa experience ko ng War, Clan War League at Legend League, ang pinakamarami talaga ang gusto ang air attack. Kaya isa sa mga priority ko may apps ang air defense. Huwag mong subukan!
Next ay ang Wizard Tower na pwede sa Erat Ground din. Ganun din ang Tesla at ang Archer Tower. The rest ay ang Mortar, splash damage din sa ground gaya ng Bomb Tower. Lastly, sa defense ay ang Cannon, ground damage sa single target. Now, mapapansin mo talaga na kadalasang inuuna kong defense ay ang pwedeng matarget ang ground at air units. Dahil unpredictable ang mga pwedeng umatak sa base natin. In any case, pwede mong isabay ang air sweeper dahil alaki din ang impact nito sa air attack ng kalaban. Lalo na kapag na-place mo ito ng tama, pwede itong mag-set ng trap sa kalaban. Next ay ang mga traps. Sa traps naman, dapat mauna lagi yung Seeking Air Mine at Giant Bomb para sa mga high HP troops. Pwede ding isingit yung Tornado Trap dahil nag-iisa lang naman to. Kung sa Town Hall 14 ka naman, ay pwede mong unahin yung new features ng Builder's Hat dahil offensive building na siya at bukod pa doon ay may repairability siya sa nakapalibot na building sa kanya. So, pwede mong isingit pa isa-isa. And last ay ang walls. Sa totoo lang, ito dapat yung pinakahuli sa lahat dahil advantage talaga pag mas mataas ang level ng walls. Nga lang kung uunahin mong ubusin yung mga na-farm mong resources para dito, kailan ka pa makakamax ng iyong base? So, pinaka-wise na paraan ng pag-upgrade mga idol, dapat i-maximize mo palagi kung ano yung mga resources na meron ka. Doon mo ilagay palagi sa mga priority, even sa walls ganun din. Isang tip sa pag-up ng walls kapag may sobrang loots o bonus loots sa Clan War o Clan War League, pwede kang tsumanin ng paisa-isa. Kapag may free wall ring naman sa mga events at clan games, ay pwede mo ding kunin ng paunti-unti. As long as may one builder kang available, ay pwede kang sumingit ng mag-walls. Bali ito idol yung pagkakasunod-sunod ng mga upgrades na ginagawa ko sa lahat ng account ko. Para di mo makalimutan, ay pwede mong i-post at screenshot ang part na to sa video ito. Now, para makita mo ng actual yung mga pinagsasabi ko, balikan natin yung new Town Hall level 13 ko. Okay, first ay ang new units muna tayo. Ang new hero sa Town Hall 13 o Royal Champion. Pag pumunta ka sa shop, ay may special offer sa loob ng 10 days na nagkakahalagang 2,500. Wow, Royal naman! Champion level 5 na agad, may Scattershot level 1 pa. May 300,000 Dark Elixir at may tag 13 million gold at elixir. No storage limit at no building time. So, wow. Di malayo na pagpasok ng Town Hall 15 ay may ganitong special offer din, diba? At dahil free to play itong account na to, bilhin na natin ng Royal Champion sa halagang 30,000 Dark Elixir dahil Hammer Jump event na dapat ay nagkakahalagang 60,000 Dark Elixir siya. Now, new units ulit, mga traps. So, traps. Tapos ay ang Scattershot. 7.5 million gold na dapat ay 15 million. Ito yung sinasabi ko kanina. Kung Town Hall 12 ka, ang max lang ng storage mo ay 14 million lang. Dapat mag-a-ups ka ng gold storage para mabili mo ito. Pero dahil Hammer Jump event ay 50% discount siya. So, bilhin na natin to. Grabe, 15 days. Collect ko lang itong Clan Castle bonus loots at bilhin na natin yung pangalawang Scattershot. Now, may papakita ko sa iyo. Once na nabili mo na lahat ng new units, go tayo sa layout editor. Tapos Warbase. Ngayon, makikita nyo na may parang red box na may logo na bahay. Ang ibig sabihin yan ay may hindi pa na ipreplace na units. Now, para mawala yan, click natin itong edit layout. Now, ipagkasya natin sila dyan. Tapos, save. Ngayon, makikita mo na wala na yung red box kasi na-place na natin yung mga new units. At pag yan yung ginawa mo, active war base, lalabas dyan sa Scattershot na magagamit na siya kaagad sa defensive base sa war. Wow naman! Now, may tatlong builder pa ako. Ang next ay mga resources building sana, pero max ko na yon. So, go na tayo sa third category, mix ng army building at storage. Ang napili kong unahin ay ang Clan Castle na nagkakahalagang 16 million elixir sana, pero 8 million na lang dahil Hammer Jam event. Dapat ay elixir storage sana ang unahin ko dahil 14 million lang ang elixir sa Town Hall 12. Pero dahil may 50% discount, pwede kong i-ups ang Clan Castle sa 8 million lang. Sa loob lamang ng napakaikling araw, 18 days mga idol. Ayan yung sinasabi ko sa isang video ko. Sana kapag Hammer Jam event, kahit sana 50% time reduction din sa apps, di ba? Sobrang ikli lang mga idol, 18 days lang. Pagtapos ng 18 days, sa sweldo na yung mga masisipag na pumapasok magtrabaho. Isang upgrade, isang cut-off, di ba? Lalo na siguro kung Town Hall 15, ano kaya sa tingin nyo mga idol? Sa tingin ko mga 20 days, mga ganyan na siguro yan, di ba? Next ay ang laboratory. Dahil gusto ko maximize yung resources ko sa clan games, kuha muna tayo ng konting Dark Elixir para sa King. A few moments later. Sa situation na to, I choose to upgrade the King para maubos lahat ng Dark Elixir ko at magamit yung isang book. After nun, gusto ko rin kunin yung Rune of Builder Elixir. Pero meron pa akong existing sa Town Hall, kaya dapat gamitin ko na yung Rune of Builder Elixir sa Builder Base. At may 500,000 Builder Elixir pa ako. Pwede kong i-ups itong Barracks na worth 500,000 Elixir para hindi sayang itong nasa storage ko bago ko gamitin yung Rune of Elixir. Now, wala na halos naman yung storage. Gamitin na natin itong runes. Gamitin natin ang ilang Elixir sa Cannon Cart preparation for the 6th Builder. Ngayon, balik naman tayo sa Home Village. Ngayon, pwede nang kuhanin yung Book of Hero at yung runes. Gusto ko din i-ups agad yung laboratory para magamit ko yung max level troops sa 5 days.
Gamitin natin itong Book of Everything. Para sa mga hindi po nakakaalam, ang Book of Everything po ay nakukuha once a year sa Clash of Clans. Madalas rewards ito sa clan games. At may mga chance na lumalabas din ito sa special offers. Kaya niyang instant upgrade yung kahit anong pinupukpok ng builder. Kaya siya tinawag na Book of Everything. I hope na soon na mailabas naman sila na Hammer of Everything. Make sense, di ba? Para partner-partner. Yun na lang ang wala sa League Shop eh. Hammer of Everything. Kapag na-ups mo na yung laboratory, ay pwede kang mag-upgrade ng troops na gusto mo. Now, i-ups ko naman itong Dark Elixir Storage. Isa na lang ang natitira kong builder. Para sulitin ko tong Hammer Jam event, i-upgrade ko muna itong Seeking Airmine dahil one day lang siya. In case na umaapaw na yung aking storage, ay pwede ko pang magamit yung isa kong builder sa gusto kong i-ups. Bali, ito yung paraan ko ng pag-upgrade, mga idol. If kaya mong ma-maximize, i-maximize mo lahat ng resources mo para makapag-upgrade ka ng maayos. Wala namang tama o mali sa desisyon na ginagawa mo, idol. Nagiging mali lang ang isang desisyon kapag hindi mo siya napanindigan. Ano man yan diskarte na ginagawa mo, idol. Mahirap man yan o madali, basta gawin mo lang. Tuloy-tuloy lang, consistent lang. Balang araw makikita mo yung sarili mo. Malayo na ang narating mo kumpara sa dating ikaw. Bali, dito na matatapos ang video na to, mga idol. Pinapanood mo ang video na to magmula simula hanggang sa part na to, ay gusto kitang pasalamatan dahil binigyan mo ng interes at oras na panoorin itong video ginawa ko. Once again, salamat, idol. I hope na nagustuhan mo ito and sana makatulong ito sa Clash of Clans journey mo. Kung nagustuhan mo ito, mga idol, ay i-click mo na yung like button and i-share mo na din siya. Kung may mga tanong, suggestion o reaction ka naman sa video ito, ay i-comment mo na yun sa baba dahil binabasa ko po lahat yan. And huwag na huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell button para mag-updated ka sa mga next videos ko. Once again, my name is Nico. Ingat kayo palagi. Salamat sa panonood. See you sa mga next videos. God bless. Bye-bye. I'm out.